Maraming bata sa mundo ang hindi nakapag-aral sa kadahilanan ng kahirapan. Pero paano kung ang batang ito ay mas pinili ang hindi mag-aral dahil sa kanyang sakit na pinagdadaanan? Sa unang tingin, hindi mo mapapansin na mayroon siyang malubhang pinagdadaanan sa kanyang sakit. At aakalain mo na siya ay isang normal. Pero ang batang ito ay dumaranas ng isang sakit na tinatawag na hyperthyroidism, na kung saan ang nagiging resulta nito ay ang pagluwa ng mata at paglobo ng kanyang liig. At isa pa sa napag-alaman ko na ang dahilan ng kanyang hindi pagpasok sa school ay ang bullying. Dahil sa pagtutukso, pangasar at pangbubuli sa kanya, mas pinili niya na hindi na pumasok sa eskwela. So ayan na mga kalingap, may makakausap tayo dito na makapag-sabi sa atin about sa sitwasyon ni Tercilin po ang pangalan niya? Oo. Ano pong nangyari sa kanya dun sa sabi niyo kanina? Yung dati niya sakit yan, yung sa mata niya. Yung mata po? Nalaglag niya yung nalaki baga. Ah, nalaglag ho yung mata, naluwa? Pag nalaki, mahal ang gamot niyang pag ano. Pero gusto ng magulang yan, matulungan. Eh yung sa ano po, nay? Ay ate? Eh sa gayon niya, nalaki din talaga yan. Yung sa leeg niya? Hika. Ah, sa gawa naman ho sa hika yan? Hika yan. Ah, kaya pala sabi niya kanina, ayaw na niya mag-aral, kaya pala tumigil siya. Gusto niya mag-aral, kaso ay ano, nabubuli siya sa school. Binubuli? Mga kalingap, samahan niyo po ako at kilalanin po natin ang batang ito na pinalayawang Melay. Eh mga kalingap po, ano ba itong napasok namin? Grabe si James Udi na kinaya, kanina pa akyat, sumakay siya pero pababa. Hindi na kinaya, kasi grabe yung tarik po. Nakatakot, baka magdiri-dirik po. Wala namin yung dahil sa mga. Gano'y ba dyan? Una ka! Nagkamali talaga dito, sa ibaba talaga pupulutin. Sobrang tarik po. Isang sana kami nakasuot kay James. Yung nakita po ko dito yung bata naman sa akin. Dito ko unang nakita si Melay at hindi ko inaakala na siyang napagtanungan ko ay siya pala ang ating hinahanap na maaari nating matulungan. Anong lugar na ito, baby? Halika, dali. May tatanong ako. Anong lugar na ito? Bangkalan. Bangkalan? Halika dito. May tatanong lang kami. May ano po kasi siya sa leeg. Pati nga ako ng leeg mo. Ano nangyari sa leeg mo na yan? Iwan ko po. Saan na bahay mo dito? Doon po sa taas. Sa pinakataas? Di po. Sa may saan dyan? Yan po. Ilang taong ka na? 13 po. 13? Anong pangalan mo? Tercilin po. Ha? Tercilin. Tercilin? Ako si Kuya Janjan. Isa akong charity vlogger. Alam mo yan? Kilala mo si Kuya Bal tsaka si Kuya Rab? Hindi. Saan ang bahay nyo? Malaki ang bahay nyo? Hindi po, malito. Sino kasama mo sa bahay nyo? Si Mama po. Tapos? Tapos?
bunso. Ah, ilan kayo magkakapatid? Apat po. Apat? Ikaw ang panganay? Ipo. Pang ilan ka? Pangatlo po. Pangatlo? Kasi nakakatakot eh. Siguro pagbalik na lang. Pagbalik na lang ulit ako tsaka aakyat. Kasi nakakatakot. Ilang taong ka na? 13. Anong year mo na? 8 Grade 8? Saan ka dyan nag-aaral? Dyan sa ibaba? Pundado po. Sa Pundado? Sandali lang. Ayos ka itong sasakyan. Bali, isa akong charity vlogger. Ano? Bali, nagbablog ako. Tapos yun yung ginagamit ko. Yung ginikita ng vlog ko, yun yung ginagamit ko pantulong. Pero yung iba, may nagbibigay na sponsor. Yun yung ginagamit ko pambigay. San, malayo pa ba yun yung bahay mo? Doon sa dulo pa? Doon sa may gitna? O sa taas pa? May gitna po. Ah, doon sa gitna? Doon sa may malaking bahay? Sa taas nun? Di po, sa may anong baga po. Yung pagliko dito? Ako. Hmm. Anong apelyido mo? Kalingasyon po. Ha? Kalingasyon. Ha? Kalingasyon po. Kalingasyon? Tercelin Kalingasyon. Yan po mga kalingap si Tercelin. So okay lang, nagbibideo ako, okay lang? Ha? Okay lang, nagbibideo ako. Sige na po. Oo, may wallet ko. Ano yung kapatid mo din yun? Hindi po, pinsan po. Ah, ito, pinsan mo, ito sila. Siya, anong pangalan niya? Anong pangarap mo, paglaki mo? Ha? Wala kang pangarap? Ha? O bakit ka nag-aaral? Wala kang pangarap? Hindi pa ako nag-aaral. Ay, hindi ka nag-aaral? Sabi mo, grade 8 ka na. Kaya nga na pa ako nag-aaral. Hindi ka na nag-aaral? Bakit? Wala. Walang pampaaral sila mama mo? O bakit hindi ka nag-aaral? Ha? Wala po. Ayaw mo lang? Ano, pero dati nag-aaral ka? O iba at ayaw mo na mag-aral. Sayang. Anong grade ang natapos mo? 7 po. Ngayong taon di ka pumasok. Bakit? Wala. Bakit wala? Anong nangyari sa liig mo ito? Sakit yan? Anong sakit? Goiter, ganon? Gusto mong magaling yan? May paggamot yan? Ha? Masakit ba? Sumasakit ba yan? O ano yan, magaing, o since birth pa yan, o ngayon lang? Dati pa ko ito yung inaubo po. Ha? Inaubo po ako. Ah, ubo ang pinagsimulan yan? Oo. Napatingin daw ako, ano yung madaling buhok mo? Ano, ilan taon na yan? Simula kailan yan? Kailan ko po kay papa. Ah, simula bata ka pa? O bago lang? Bago lang? Mga ilan taon na yan, yung ano mo, yung saliig? Ay, hindi mo na alam? O, kamusta naman ang buhay ninyo? Anong trabaho ni papa mo? Wala po. Wala siyang trabaho? Si mama mo? Wala po. Sa kayo, kumukuha ng panghanap buhay niyo, ng pangkain. Ha? Nandiyan ba ngayon sila, papa at si mama mo? Wala dyan? Nasaan sila? Nasa bundok po. Ah, nasa bundok? Sino lang kasama niyo sa bahay niyo? Wala po. Kuya po. Kuya, tapos? Wala po. Wala naman. Nasa bundok si mama at si papa mo? Nag-aano doon? Nag-uuling po. Ah, nag-uuling ang trabaho. Malayo ba yung bundok na pinag-uuling nga nila papa nyo? So, may saan ang bahay nyo? Tara, pwede pumunta tayo sa bahay nyo? Tara po. Okay, tara. Ito, okay lang ito ditong motor na ito? Walang dumadaan dito? Ha? Walang dumadaan dito? Igilid mo na lang. Yung mga kalinga pa, punta tayo sa bahay nila. Sayang lang at nasa ulingan pala yung nanay at tatay niya. So, ayan na mga kalinga, may makakausap tayo dito na makapag-sabi sa atin about sa sitwasyon ni Tercelin po ang pangalan niya? Oo. Ano pong nangyari sa kanya dun sa sabi niyo kanina? Yung dati niya sakit yan, yung sa mata niya. Yung mata nalaglag niya yung nalaki baga. Ah, nalalaglag ho yung mata, naluwa? Pag nalaki, mahal ang gamot niya yung pag ano. Pero gusto na ng magulang yan, matulungan. Eh, yung sa ano po, nay? Ay, ate? Yung sa gain niya, nalaki din talaga yan. Yung sa liig niya? Hika.
Ah, sa gawa naman ho sa hika yan. Hika yan. Ah, kaya pala sabi niya kanina, ayaw na niya mag-aral, kaya pala tumigil siya. Gusto niya mag-aral, kaso ay ano, nabubuli siya sa school. Binubuli? Gawa nga doon sa sakit niya? Kasi yung mama niya, saka yung tata niya, ano ay, tawag dito? Yung, ang tawag dito? Pamangkin niya yung naging asawa ko. Ah, pamangkinit ko. Kapatid niya. Ay, ano? Paano naging pamangkin? Ay, yung nanay niya? Yung naging asawa ko, yun yung pamangkin niya. Sali, pamangkinan ito agad? Tiyain. Anak yan. Parang sariling tao mo na din yun. So, yun, barabi nakakaawa pa lang. Ito po yung mata niya. Ano po ito, Ate Sensebird? Okay lang, pwede makita. Pwedeng makita yung ano mo mata mo. Tingin ka lang. Diba yung isa malaki yung isa malaki. Ano yun ate, hanggang ngayon nasumpong pa din? Oo. Dinadala dyan sa sinter. Kaso mahal daw yung gamot niya. Nasa magkano daw po ang gamot? Ay, ang gamot. Gusto mong gumaling yung sakit mo sa mata? Pero magagamot ba daw po ito? Oo, kaya ako naaga pa. Kaso yung nanay, tapos sa... Nasa bundok daw po, nag-uuling. Yan, tulad niya, nag-uuling lang. Pero gusto mong gumaling yan? Kasi gusto niyo. Ikaw gusto mo naman, sabi mo kanina, ayaw mo mag-aral. Yung pala, nahihiya ka lang kasi may mga bully. Ayun yun po ang problema kasi sa mga bully. Matalino po ito na pala ito. Ayun, gusto mong gumaling ka? So yun na, may dito kasi sa vlog ko, may mga nakakapanood na nag-i-sponsor. Kasi taga Binsons po kami ate ay. Galing na po kami ng Mount Panit doon sa may banda doon. Bali, nag-iikot-ikot po kami ngayon. Ito bali ito ate, pwede ko siyang mailapit kay Kalinga Prab. Mapunta natin dito. Ano, ayos mo yung buhok mo, baby. Ayosin mo dali. Ano? Itingin mo ng pantubis niyang ganyan. Ganyan po. Ganon, huwag mong ikipit. Diretso lang. Dito pa kuya. Nakita mo na, ate isang beses yung ano, yung nangyari sa kanya pag lumuwa yung mata niya? Nalaglag yung ano. Nalalaglag po talaga? As in talaga naluwa talaga? Hindi, pag yung naluluha lang siya. Pero nalabas? Naluwa talaga yung mata. Nalaglag daw yung hanggan dito. Ah, hanggan dito oh? Hanggan saan ate? Hanggan dito. Yung mata mismo, yung eyeball. Grabe. Delikado yun. Ayun, pero magagamot pa yun. Ah, ganito baby oh. Kasi bigla akong nag-interesado kasi nalaman ko. Akala ko ang sakit niya ito lang sa ano. Itong sa liig lang. Yung pala gawa pala yung sa hika mo. So ayun na malay mo may makapanood nito na sponsor na gusto makatulong sa iyo. Willing ka ba magpagamot? Kasi ako, may bata akong tinutulungan. Pag na-interview sana. Bali, hindi lang naman ate, isang beses ako babalik dito eh. Babalik-balik ako sa hanggang sa may maitulong ako. So, yun na. Ito si ano, pwede ko itong pagpuhosan. Tercelin ang pangalan mo? Ayan, pwede ka manawagan dito sa vlog ko na pwede kang humingi ng tulong na may paggamot yung sakit mo. Magsalita ka, huwag ka matakot, huwag ka mahiya. Sige na, tabi mo, sana may mga tulong sa akin na para makapag-aral ka. Matalino pala to ate. Akala ko ang sabi niya. Sayang, para maituloy-tuloy mo. Dalawa. Wawa naman si Yung ate niya, yun ang magpapadala sa kanila. Anong trabaho po nung ate niya? Sa ano lang, sa luto. Ah, sa luto po, parang tailor lang. Ilan po ba sila magkakapatid lahat? Tatlo lang. Tatlo, apat. Tatlong lalaki. Tatlong lalaki, saka isang lalaki. Tatlong lalaki, isang babae. At tatlong babae. Oo. Yung panganay ay yung... Yan po mga kalinga po, sana po may makatulong. Kasi ate, ako may tinutulungan ako sa may samin lang. May sakit siya. Ulcer, sobrang payat na talaga, butot balat na. Ang problema po nun, marami pong sponsor na gustong tumulong magpadala. May mga nagbigay na nga po na pera, panggamot. Ang problema po doon, yun naman ang ayaw magpa-ospital. So yung mga sponsor noon, nag-back out.
Kasi wala din naman mangyayari para sa nagtutulong nila. So yun, kaya naghahanap ako ngayon kagaya ni ano, na willing naman pala magpagamot yung nanay niya. Ang problema nga lang ay pera. Pera lang ang kailangan nila. May kamahalan daw. Yun na, wala pong imposible sa sponsor pero, natin yan kapag ano. Gustong anak na hindi gumaling na wala yan. So yun, sana matulungan natin ito si ano. Tercelin, ang hirap banggitin ng ano. Tercelin ba? Milay lang palayaw. Milay? O Milay? Si Milay mga kalingap. O, 13 years old. Matalino pala to. Ayaw lang mag-aral kasi nga nabubuli. Akala ko sabi niya kanina ayaw lang niya mag-aral. Well, nahihiya lang siguro magsabi. Papasok yan. Ano-an niya? Mag-absent ka na anya sa... Mag-absent ka muna. Tulungan lang si mama mo sa... Ano? Gawain bahay. Yung maglalaba. Oo. Ayaw niya. Mas gusto niya magpasok. Mag-aral. Pero magaling po mag-aral ito. Papasok mo. Ayaw ko na. Kasi nahihiya po. Yung po din kasi ang problema sa mga bully ay ano. Pag nabuli. Hayaan mo. Kapag... napagaling ka namin, wala ka nang iisipin sa ano, sa pagpasok ano. Gusto mo pala talaga pa magpasok talaga, nahihiya ka lang. Huwag ka mahiya, ano mo yung buhok mo. Pwede mo rin kausapin yung ano. Tsaka magandang bata si ano, si Tercelin. School, pwede mo kausapin yung school. Pwede rin yung teacher. Oh, yung teacher po nito. Parang ko. Oo, pwede natin kausapin yung teacher. Yung school mismo. Mm. Kasi, yung teacher niya? Kasi siguro di siya nagsasabi. Kasi may anti-bullying na eh. May bawal, ano na rin yan, diba? Bawal lang mambuli na sa school. Kailangan, diba? Pag nabuli ka lang. Yun na, masasabi ko lang sa mga estudyante, huwag naman kayong ganyan. Kasi hindi naman hindi lahat ng pinagdadaanan nyo, parehas ng pinagdadaanan nito ni Tercelin. Sana huwag kayong maging bully. Kung wala lang siya talaga yung gay ang sakit. Magaling pala talaga sana pa itong mag-aral. Yun na, huwag kang mag-alala Tercelin. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Tutulungan kita, ha? Kung okay lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Yun mga kalingap. Itong banda dito na mata. Tingin mo. Tingin mo ba? Ayan, ka ng maayos. Medyo lumalaki talaga yung mata niya. Yung kapag... Paano yung ano, sintomas atin na susumpungin siya nung paglabas? Siguro ay ano na, hinihika siya tapos yung kapag yung nagugulat siya, wag bawal daw sa kanya. Ah, bawal gugulatin. So yun ang hirap pala noon. Masakit ba pag ano, pag nagaganon? Yung halimbawa papanuksoan yung asar-asarin? Gusto siya may kinuha. Iyak na iyak na. Yeah, grabe, nakakaawa ito sa bata nito. Yun na, sana po mga kalingap, matulungan po natin ito si Tercelin kasi mahirap po yung sitwasyon ng pinagdadaanan niya na itong sakit niya. Yun na, sana kagaya kay Input, sa mga gustong tumulong kay Input, sana po maging ano din po ito sa inyo, sana mabigyan nyo din po ng atensyon na matulungan po natin ito si Tercelin. Eh Tercelin, may ibibigay ako sa iyo, ha? Ito lang muna ang maibigay ko sa ngayon. Kasi ako, may iba din naman akong tinutulungan pa. Kasi wala naman yung nanay at wala daw po, nasa bundok daw. O ito, dyan mo ito, ha? Pambili-bili mo dyan, ha? Pambili mo na gamit. Salamat po. Bali, hindi lang yan ang pagpunta ka dito. Hindi lang ngayon ang pagpunta ko sa iyo dito, babalikan kita dito, ha? Nandito ka lang, dito lang ba ate? Dito ano lang. Dito lang yan. Nakakatakot lang ate kasi sobrang tarik na gakit ako dun sa taas. Oh, yung bahay nila nakita mo yun. Hindi ko po alam kung alin ang bahay nila. Dumadaming bahay dyan eh. Kasi dito ko lang siya nakita kanina. Nadaanan ko lang. Ayan lang. Ano doon? Talakaan mo. Saan po? Halika, tara sa bahay niyo. O, dyan mo na muna. Ayan. Napunta tayo sa bahay nila. Siya lang mag-isa. Mataas talaga dito. Oh, grabe ka. Ako hindi ako taga dito sa Maynila. Taga Manila ka po? Mm-hmm. Balik po kasi sa Masulti. Taga dito lang. Yung napangasawa mo po? Yung napangasawa ko naman, tito niya. Hindi naman nakakasama so, sa... So, ayun po ah, hindi na po kami tumuloy doon sa may bahay nila kasi wala din naman po yung nanay at tatay niya doon. Mga alas 4 pa yun, alas 3 pa lang ah. Kung mas maganda sana ma-interview yung nanay at tatay.
Kasi nasa bundok pala yung tatay at nanay niya ngayon na dyan. Pero dito pala ate, sabi mo kanina, dito sa pulungan na ito, dito sa buong barang, wala pala sa kanyang nagbubuli dito dahil nga po wala. Sa sitwasyon. Mabuti naman po kung ganun. Wala. Sa ano lang, simula lang nagpunta siya sa school. Sa school, doon lang po talaga siya nabubuli. Ngayon dito na siya. Masipag naman yun, sinilay. Ayun po. Mahirap din ang ano, bigas yung pangalan, kaya ang palayaw, ano namin dyan, Milay. Yan si Milay. Tinabi mo yung ano mo. Milay, anong sa mga makakapanood nito, anong gusto mong sabihin sa kanila? Pwede kang ano, sana sabihin mo, sana matulungan ka sa kalagay mo, sa sakit mo. Pero huwag ka mahiya. Kapag nawala na yung sakit mo. Oo. Oh. Basta kapag nawala yung sakit mo, papasok ko na ulit. Yung mga kalingap, sana matulungan talaga natin ito. Kasi itong bata na ito, magaling pala itong mag-aaral. Ang nanay at tatay niya po ay magsasaka, taka mag-uuling. Kaya sana pag balik natin dito ulit, may magandang balita tayong dala o kahit madalhan man lang natin ng groceries. Kasi talaga ngayon, wala po kami dalang grocery. Kasi nag-i-scout pa lang po kami at nadaanan nga po namin ito. Ayun na, Melay, abangan mo yung pagbalik ko dito. Nandito ka lang naman, ano? Ayun ang sasabihin mo sa mga viewers natin. Wala kang gustong sabihin sa kanila. Ayun na, medyo mahihain lang po talaga si Melay. Pero sana matulungan po natin siya. Ayun ate, maraming salamat. Bali, mapunta na rin kami. Sige, medyo malayo pa yung uwin. Bali, babalik na lang kami dito. Sige po. Sige, salamat din. Basta ano lang, kabait ka lang palagi. Nagpe-pray ka ba? Marunong ka ba mag-pray? Marunong dapat mag... Rosary yan pag ano? Nagro-rosary po. Alas 5 ata. Nagro-rosary po sila. Ngayon, magdasal ka lang na sana may makatulong sa'yo. Ano? And ate, maraming salamat din po sa'yo sa informasyon po about dito kay Melay. Melay na lang itawag natin sa kanya. Kasi mahirap, ano? Mahirap din kasi. Ngayon, maraming salamat po, ha? Ngayon, grabe, nandito po tayo ngayon sa pinakatuktok. Grabe, so ayun na, hanggang dito lang po ang video namin ito. Sana ay matulungan natin kasi nakakatakot ang sitwasyon ni Melay. Yun po pala ay gawa po sa kanyang hika kapag sinusumpong siya ng hika. Kapag binubuli siya, kapag ginugulat, ganun po ang nangyayari. Sinusumpong po na sakit niya. Lumalaki po yung leeg, tapos yung mata po lumuluwa. So ayun, nakakatakot po yun. Ngayon, buti lang po dito sa barangay po pala nilang ito. Wala sa kanya nang bubuli. Doon lang po talaga sa school. So sana ma-actionan din po ng school yun kasi yung bata pong ito ay napakagaling mag-aral. Tsaka gustong-gusto talaga sana niya kaso nga nahihiya na dahil sa mga bully niya ng klase. So sana ma-actionan yun. Ayun na, hanggang dito na lang po ang video natin ito mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa aking YouTube channel. Sa lahat po nang hindi nag-i-skip ng ads. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, hanggang dito na lang po. Stay safe po and God bless. Ayan. Lulusong na kami ng matarik na pababa.